makikita nyo sa loob. Ang ganda. May TV. So kaya siya tinawag na full access kasi naka-access ako. So full access talaga siya. May Great Wall of China. Sa China, meron tayong Great Walk of Crimson. So, morning, Kailander! So, it's our second day of activity. Dito pa rin tayo sa Lind Hotel para i-pick up yung ating guest. And as of this moment, nandito na sila sa lobby. However, we're just waiting for the van na sasakyan. At saka medyo umaambon right now. But not a problem because rain or shine, tuloy ang activities. So, Kailanders, right now, umuulan. However, walang makakapigil sa amin kahit na umuulan dahil naniniwala ako sa kasabihan na kapag gusto-gusto mo mag-island hopping, walang ulan na makakapigil, right? Okay, so, Kailanders, nandito na kami sa aming first activity. Dito kami sa Iligan Beach. And right now, nagsastart na yung ating mga afam na guests na mag-snorkeling and swimming. So, diba, this is really exciting and most challenging island hopping kasi umuulan. Rain or shine, tuloy ang bakbakan. Ayan na po mga Kailanders, super nag-e-enjoy yung ating mga guests na visitors. Nag-e-enjoy yung ating mga guests sa pag-snorkeling and paliligo nila. So yan no. Sobrang laki nitong boat na nirentahan ng DOT. Kung nakikita nyo. Ayan no. Diba? So as a tour guide, dito lang tayo sa ano? Sa baba na kaupo. So, pagmamasdan lang natin sila. Mga anak! Okay lang kayo dyan? Papunta na kami ng Puka Beach. So, 10 minutes away dito sa Iligan Beach. So, sobrang lakas ng ulan as of this moment. Pero ganun talaga ang buhay. Kailangan natin maghanap buhay kasi kapag hindi tayo magtrabaho, walang pera. Alright, so, nandito na tayo sa Puka Beach. And I'm with Sylvia. Hi, Sylvia! Yes, and it's currently raining so bad. However, we don't care. Nah, we don't care because we love nature and beach, right? Okay, so wala tayong choice kundi maligo dahil ang sarap ng tubig. Very warm kasi maulan siya. So pag maulan, mainit yung dagat. Enjoying this beautiful beach of Puka Beach with our guests. My sister. Yes. So ganito lang kami dito sa Boracay kapag wala kaming ginagawa. Ito lang kami kasi isa sa mga island namin dito sa Boracay. So imagine ganito kami kayaman talaga. Kasi yes, 'di ba? Kasi kaya nga kami nag-island hopping ngayon. It's not just island hopping. It's our island. True. Our take note our. Sa malamig na panahon dapat mo kapihan.
Time check, it's 4 p.m. in the afternoon and right now, naglalakad ako papuntang the Lind Hotel para sunduin ulit yung ating mga guests para mag-ocular sa Discovery Hotel. So dito na tayo sa the Lind Hotel. So tara, sunduin na natin sila kasi nakapag-freshen up na tayo. So fresh na fresh ako ngayon, no? Tingnan nyo. Fuck! Perfect! Alright, so inabot na po kami ng gabi dahil yung isa sa mga kasamahan ng ating guest is nag-freshen up pa. So thank God at kompleto na kami para makapunta na kami sa Discovery. So ayan na sila, nagpipicture-picture pa. Let's go guys! Oh, mahilig talaga sila sa mga pictures, Skylanders. Ay, wow, ito siya, oh. Oh, ayaw paawat. Oh, pak! Oh, sige! So, nandito na kami sa Discovery Hotel and may mga palibreng drinks ng Discovery. Wow, napaka-shell, diba? Thank you, Discovery, for the drinks. Welcome. Ano ba yan? Anong tawag dyan? Complimentary. Nandito na tayo sa loob ng anong tawag dito? Discovery Hotel. And pagpasok mo sa loob, makikita mo agad yung kanilang waterfall. So diba, napaka-social nitong hotel na to kasi mayroon silang sariling waterfalls. So, okay, so right now, hindi ko na napakita sa inyo yung video ng mga rooms na inocular ng ating mga guests sapagkat nalobat ako. So ngayon ako nakapag-charge and right now, tapos na sila mag-ocular and as of this moment, kumakain na sila. And kami, dito lang kami sa bar, tambay-tambay, waiting for them until na matapos sila. And then, ihahati na namin sila sa kanilang hotel and then, we're gonna go home now. So, medyo nakakapagod, but definitely, I love this job. Everyone, good morning! So, welcome sa ating day 3 ng activity natin for our guests. So, ang gagawin nila for today is mag-community service relations sila. So, right now, nandito tayo sa Aita Village. Hi, Ma'am Denise! Good morning, world! Yes! So, nandito tayo sa Aita Village upang i-assist natin sila kasi dito sila mag-community service! So, tara, let's go! Okay, so right now, mga Kailanders, i-open na natin yung mga box na ipamimigay ng ating mga guests. So, check out. School supplies. Kasalukuyan na pong namimigay ng school supplies yung ating mga guests. So, tuwang-tuwa yung ating mga kids. Kailanders, this is Munin. And, namaste, I'm from India. Yes. What can you say about this community service? Oh, I'm feeling so emotional because this is like the first time I'm doing a government-organized trip where this component has been added and I think this is more of a genuine help that we are doing rather than planting a tree or something. This is much more genuine. I feel really touched and honored that I'm here today to just be a part of them for a few minutes. Wow, very nice. Thank you very much for choosing Philippines and for giving our, you know, little children what they deserve, right? Yeah, thank you. Anong masasabi mo na nakapasok ka na dito sa Aita Village? Okay lang. Tapos? Okay lang. Since pagod na pagod kami sa community service, yung ating mga tropa dito. Hello? Magungutang kami ng Tando Ay Ice. Tapos na kami mag-community service dito sa Aita Village. And yung aming second or next na destination, we're gonna go to Shangri-La para mag another ocular inspections ng kanilang rooms and restaurants and everything. Kakarating lang namin dito sa Shangri-La. And dito tayo magtutour sa Shangri-La, di ba? Welcome to our home! Bahay ko to. Oh,
Huwag kayo mag ano ha, maya, huwag kayo mahiya. So, may isa po tayong kababayan na nagpapagamot. What's that mean? What are you doing? You're putting some band-aids. It took me on a rainy day out on excursion and I slipped and this is what happened. Aww. Alright, so right now, nandito tayo sa villa in Shangri-La. Kung saan dito yung ocular ng mga guests natin. So, super nice. Makikita nyo kay Landers. Tara, pasukin natin. Okay, so mga ka-Islanders, nandito na tayo sa loob ng villa ng Shangri-La. And as of this moment, nandito tayo sa kanilang bedroom. Oh my God. Super cool, super nice, super social. And then paglabas mo naman doon, makikita mo yung kanilang overlooking na infinity pool. Wow. So this one is so beautiful, ka-Islanders. Look. Overlooking view yung Shangri-La. Wow, tinan nyo. Andun yung beach, and then yung kanilang infinity pool. Perfect na perfect to sa mga bagong kasal, yung mga mayayaman, mga sosyal. Tapos, pwede ka rin magmuni-muni dito kasi meron silang mini kubo na may mga upuan. So, tsaka more on mga grass. So, sobrang fresh ng air dito talaga. Kung makikita ninyo. At, of course, look. Wow, ang ganda ng view. So, talagang kami lang mga mayayaman ang mga nakaka-afford dito. Dito naman sa area ka-Islanders, paglabas mo, ito na yung madadatnan mo. Pero kapag papasukin mo, diretso na siya sa room. So, look at the room. Oh my God. Super nice. So, ito yung tinatawag nilang villa. Room. Hi. So ito lang yung kanilang closet. Oh. Social ng closet eh. Okay, magsasauna muna ako. So ba, wow, ang galing. Kailan kaya ko makakapag-check-in dito? Sylvia? Mm-hmm. Do you like the room? How is your room? I love my room. It's amazing. Yeah, all right. Yeah. Pagod ka na mag-activity. Kasi gusto mo maupo. Relax, ganito lang. Diba? Ganito sa Shangri-La. Ganito talaga kami mga elite. So this is my very good friend, Yumi. So how does it feel that you're here at my house? Oh, I feel like staying here forever. Yeah, right. Yeah, this house is amazing. You can stay here forever. Yeah, it's all free. So mga ka-Islanders, tapos na tayo sa villa tour. And right now, kung nakikita nyo yan sa ating background, yan po yung kanilang presidential room. And papasukin natin yan. So, so, nandito na tayo sa kanilang presidential room and wow, wala akong masabi, speechless ako ka-Islander. Sobrang ganda, very sophisticated, sobrang social. So, kailangan ko magbenta ng atay para ma-afford ko tong room na to. So, pagpasok ko sa loob mga ka-Islanders, pakikita nyo agad or bubungad agad sa inyo yung napakagandang furniture nila, yung kanilang rooms, yung kanilang bedroom, everything. And yung paglabas nyo naman, diretso, overlooking view yung kanilang beach.
And then there's also infinity pool and ang daming mga upuan. Wow. Malulula ka talaga. So, ganito ba kayo mag-spend ng money? Yung mga mayayaman nating friends dyan? So, ka-Islanders, imagine yung rate ng presidential villa na to. Nag-rate daw siya ng around 200 to 300 pesos. Oh my. Saan kaya kukuha ng ganang klaseng pera? Thank you so much for visiting our house. Please come again. De, ito na lang yung pinaka-ano nyo. Pinaka-mura. Diyos ko, pinaka-basic. Ano yung pinag-visita? 200 to 300 a night. Oh, 1,000. Napakamura talaga. Di ko na nga alam kung saan ko ilalagay yung pera ko. One, two, three. Palatan na po ni Sarah yung patatas. So, pinakain po namin ngayon. Bakit?